welcome back to my channel. So for today's video, as you can see sa aking title, today gagawin na naman tayo ng another product review. So bago tayo mag-start guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click the subscribe button down below. And also you may consider clicking the notification bell para ma-notify ka if ever na mag-upload ako ng another video. So ayun guys, huwag na natin patagalin to dahil excited na nga ako. So without further ado, let's get started. So yun guys, in today's video, ito nga yung product na i-feature natin today, which is ito. Ayan, ang ganda niya. So ito yung Athena Painting Palette ng You Can Be. So kung matatandaan nyo, sa previous video natin, ang natampok naman dito sa aking channel is yung kanilang eyeshadow palette, which is itong si Pretty All Set, yung sa You Can Be rin. So ito yung previous na review natin. So kung interested kayo malaman or makita kung ano yung performance nito, punta lang kayo sa aking channel and makikita nyo siya doon. So ngayon guys, focus tayo dito sa kanilang face palette or painting palette. So ito yung parang nakita ko lang to sa Facebook, nag-viral siya kasi may nag-post na influencer or vlogger din. And sobrang ganda daw ng pigmentation, kaya na-excite ako. So yun guys, bago tayo magsimula mismo dito sa product, ang price pala nito guys is 450 pesos. Nabili ko siya sa Shopee. Ngayon, mag-proceed na tayo sa kanyang packaging. So ito yung packaging guys ng Athena Painting Palette ng You Can Be. And ayan yung itsura niya. Sobrang ganda niya. Color white yung packaging and napaka-colorful. Ayan. May kita niyo naman. And dito sa likod ng packaging, andyan may mga information na siya. And nandito na rin yung mga colors, guys. Ayan. Nakalagay na rin yung kanyang mga ingredients. Tapos kung saan siya minanufacture. And yung kanilang social media accounts, which is in www.youcanbemakeup.com. And sa Facebook and Instagram, You Can Be Makeup. So, cruelty free na rin siya guys. Meron na siyang logo dito. Ayan, may bunny dito. And then, 12 months lang yung kanyang lifespan upon opening. Pero nakalagay naman dito, yung kanyang expiration is 2023 pa. Pagbukas, meron silang card na nilagay katulad dun sa kanilang eyeshadow palette, yung Pretty All Set. Katulad nun, meron din siyang kasamang card. Gantong-ganto rin. And andito yung i-scan if ever na gusto nyong i-follow yung kanilang Instagram account. 20 shades guys. And ayan yung itsura niya. Ang ganda. Pero since itong palette na ito guys, for sure oil-based siya kasi ito. Oh. Ayan. Nakikita nyo? Dito, parang nag-leak yung oil niya. I think normal lang naman yon, pero ayan, kitang-kita nyo naman, nag-reflect siya dun sa ilaw ko kasi nga, oil-based to, and expect nyo na medyo oily talaga yung formula niya. So ayan guys, mag-swatch tayo, and gagamitin ko na lang yung fingers ko. So para sa swatches, na-intriga ako i-swatch itong block. Ayan. Ang lambot niya, and na-feel ko, oily talaga siya guys. Ayan. Pero tignan nyo, sobrang pigmented. Ooh, in fairness, ang pigmented niya. Buong-buo naman yung kulay niya, guys. Siguro, iswatch natin tong white. Buti na lang talaga malaki yung black and white nila kasi parang ito yung pinaka, alam nyo yun, kailangan na kulay kapag gagawa ka ng mga creative makeup. Okay, in fairness naman sa kanilang white, no? Although, hindi siya ganun ka, kapakak na pakak kapag sinwatch mo. Pero for me, okay naman siya. Pigmented na yun para sa akin. Guys, napanood nyo na yung swatches nitong ating Athena Painting Palette. And so far, para sa akin, okay naman yung kanyang pigmentation. Although, medyo oily lang talaga siya. And I think para sa 450 pesos na may 20 shades na, is okay naman, decent naman na yung dami niya. Although, parang yung medyo hindi sila pantay-pantay.
Pero okay naman siya sa akin, wala naman akong problema. So ngayon, susubukan na natin siya gamit itong ating You Can Be Athena Face Paint Palette. So amuin muna natin siya, no? Okay, so yung amoy pala nito guys, hindi naman siya amoy crayons katulad nung nabili ko sa Shopee rin na isang na mas mura. Parang meron siyang mild na scent, pero hindi siya amoy chemical. Basta parang may something sa kanya, ganun. Ngayon guys, umpisa na natin yung ating makeup. So, nakapag-moisturizer at nakapag-primer na ako. So, ngayon gagamit lang ako ng stick glue and dalagyan ko lang yung kilay ko para mag-stay siya sa place. Pero pagbasensya na yung box ng kahapon ko rito. So, pawala na yan. But, let's go. Ngayon, papatuyuin lang natin siya ng konti para mag-stick talaga yung glue dun sa ating kilay kasi tatakpan natin siya ng foundation. So, ang gagamitin ko na lang is itong Everbilena, yung All Day Liquid Foundation kasi mas makapal yung coverage nito. Ayan guys, medyo weird siya tignan and hindi siya totally natakpan but okay lang yan kasi gagamitin na natin itong ating You Can Be Athena Painting Palette and kunin natin yung white. So I hope na sumama siya sa brush. Okay, ayan yung itsura niya. Ooh! So tignan nyo oh, decent naman yung tawag dito yung pigmentation niya. So ilalagay lang natin yung white sa buong mukha ko. So, ganito yung itsura niya kapag first layer, pero ilalayer pa natin yan mamaya para mas matakpan pa yung balat ko. Wala naman akong naaamoy na mabaho sa kanya, kaya okay naman siya sa akin. Ayan na guys, medyo weird talaga siya. Oh my god, hindi po ako model ng Kojic, okay? So, part yan ng ating makeup today. So, ayan yung itsura niya guys. Kapag gumamit kayo ng brush, definitely may kita yung streaks. Kaya kung ako sa inyo, kapag in-apply nyo using brush, idadab nyo pa rin siya gamit yung sponge. So, ayan yung itsura niya. And I think ito na yung pinaka mapupush kong coverage ng white. Pero, ayan, proceed na tayo sa ating next na ilalagay or i-apply. So nga pala guys, sasabihin ko na sa inyo, tinanggal ko yung nilagay kong glue tsaka yung foundation dahil naghahalo dun sa white, nag-iba yung kulay. Ngayon guys, kumuha ako ng clean brush and kukunin ko naman itong blue dito. Ayan, ito. Oh, yung pigmented. Ngayon, i-blend natin siya using itong sponge. Definitely talaga guys, pag sponge yung ginamit nyo, medyo mag-lighten siya. Ayan o. Nag-light siya. Pero okay lang yan. Kasi, isiset pa naman natin yan mamaya ng eyeshadow. Para bumalik yung opacity niya. Ngayon kasi kailangan lang talaga natin siya i-blend. Fairness naman sa kanya, mabilis siyang i-blend. Hindi na ako nahihirapan. Ngayon guys, kumuha ako ng mas maliit na brush and kukunin natin itong mas dark dito na blue. And ayun siya, konti lang kasi baka mamaya mabigla tayo. Pero, nalagyan natin dito. Ngayon guys, kumuha ako ng another small brush. And ngayon, gagamitin naman natin itong black. Ayan, so konti lang kasi ang pigmented niya. Itong black naman, ilalagyan natin as in dito sa pinaka... Ayan, line lang talaga siya. Kasi itong black na eyeshadow, paint pa rin. So, ilalagay naman natin siya sa eyelids. Ito yung gagamitin natin eyeshadow. Dahil oil nga to guys, minsan nadadrag na yung pigment. Kaya, kailangan pa rin talaga siyang iset ng powder or oils. Hindi siya ganun ka-opaque and ayan. Ngayon, gamitin ulit natin itong light blue dito. Ngayon naman guys, para mas lalong maging opaque yung ating makeup is gagamit na tayo ng eyeshadow. So ito yung gagamitin ko, yung color board ng Beauty Glaze. And gagamitin ko yung blue dito. So I think ito. Dahil oil base yung ating paint, kumapit siya kagad. Usually naman talaga guys, kapag gusto nyo mas maging opaque talaga yung inyong makeup, kailangan nyo pa rin talaga iset yung inyong face paint ng eyeshadow. Kasi ganun talaga. Para ano, dahil
bihira yung mga murang face paint na talaga, alam niyo yun, yung pakak-napakak. Kaya nga ito, sobrang nakakatuwa siya kasi pasok pa rin naman siya sa banga yung kanyang price. Abot na abot pa rin naman siya ng budget. Pwede natin itong shade na to, mas light naman siya. So ilalagay natin dito sa may bandang gilid or sa may bandang gitna pala na part para i-blend siya, no? Kasi, yan. Para hindi naman mukhang harsh line dito. Para mukha pa rin siyang blended. Ngayon guys, kumuha ako ng mas maliit na brush and kukunin natin ulit itong blue na ginamit natin kanina. And then, isa-set natin yung nasa eyelids, which is itong blue dito. So, ingat lang kayo kasi, ayan, nasmudge yung black na face paint. So, ngayon guys, gagamitin natin itong Pretty All Set ng You Can Be. And gagamitin natin yung kanilang black na eyeshadow. Ayan guys, para sa kilay, gagamitin natin ito. So, yung parang silver dito. Ngayon guys, gagamitin natin itong You Can Be Pretty All Set. And kukunin ko itong dark blue dito. So, ngayon, nakapag-apply na tayo dito kanina. Pero ito, mas dark siya. Ngayon guys, gamitin natin ulit itong palette. And kukunin ko ulit yung black. Tapos, i-blend natin dito. Dito na siya sa parang pinakasiksik. Ngayon guys, babalik tayo sa color board and kukunin ulit natin itong blue kanina, yung light. And i-blend natin siya kasi medyo natakpan siya. Ngayon, kukunin naman natin itong purple or violet dito. Ngayon guys, babalik tayo dito sa Pretty All Set palette. And kukunin natin ulit yung black kanina tapos gagamitin ko ulit siya. Ayan guys, so hindi pa tayo tapos. So maglalagay pa tayo ng lipstick. So gagamitin ko itong black na face paint. So isa-set natin siya gamit ito. Yung black na eyeshadow. Ngayon naman guys, hindi pa tayo tapos. Kukunin natin itong blue na face paint. Ayan, so hindi pa tayo tapos kasi gagamitin ulit natin yung ating white na face paint. And ipang-outline natin siya para sa ating final touch-up. Ganun. Oh my gosh, umuulan na kaya pagpasensya niyo na ako medyo maingay. But ngayon sabihin ko na sa inyo yung aking overall thoughts and opinion about dito sa face paint or painting palette ng You Can Be. So, unang-una guys, para sa packaging, wala akong problema. Okay naman siya sa akin. Yun nga lang, siguro ang cons dito, medyo mahirap siyang kunin. Lalo na kapag gagamit ka ng sponge and i-apply mo siya directly din sa paint mismo, is medyo mahirapan ka dahil medyo malalim yung product. Para naman sa scent, wala akong reklamo kasi wala naman masyadong something sa kanya. And kung sensitive guys sa pang-amoy, okay na okay sa inyo to kasi sobrang mild lang na parang hindi nyo na maamoy ganun pag in-apply nyo sa face nyo. Next naman guys, para sa pigmentation, wala akong masabi. Okay naman siya, pigmented siya. And may na-try na kasi akong face paint din na mas mura dito pero sobrang oily talaga niya. Pero ito, kahit papano, kahit na oily siya is
alam mo yun, makapal pa rin yung coverage niya. Para sa mga beginner katulad ko and also para sa mga okay lang din eh, kahit professional, pwedeng-pwede to. Kasi laban yung pigmentation and yung performance. And ayun guys, kung interested kayo bumili nitong product na to, ilalagay ko sa description yung kanyang link. And ayun guys, bago tayo magpaalam, a huge shout out kila Angeline Manaog, kay Jikai Liena, and kay Nicole Ann. So thank you so much guys for watching. See you on my next video. Bye!